Edukasyon sa pagpapakatao sa ika-apat na baitang. Tayo ngayon ay nasa ikalawang aralin na. Muli ang inyong guro, si Teacher Ella. Pamilyang tungo sa isang mapayapang komunidad. Inaasahan ni Teacher na kapag natapos ang inyong aralin, na igagalang at napapahalagahan ang pamilya at kapwa-tao sa komunidad. Nakasusulat ng isang panalangin para sa mapayapang komunidad at natutukoy ang mabuting gawain ng pamilya sa paggamit ng mapayapang komunidad. Gawin natin ang unang pagsubok. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon at isulat sa patlang kung tama or wasto ang sinasabi ng pahayag at mali naman kung hindi. Una, ang simpleng hug, pagbati ng hello, konting sakripisyo para sa iba, paggalang, at iba pa ay nagpapakita ng pagmamahal. Kadalawa, maging may nahon dahil walang magandang patutunguhan kung paiiralin ang pagiging tipon at may mainiting ulo. Ikatlo, hindi kailanman may babahagi ng isang tao ang kapayapaan sa iba kung wala siyang pera. Ikaapat, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti para sa iba. Kalima, ang kapayapaan ay mananatili kung bawat isa sa atin ay mukhang pera. Ika-anim, ang mga taong nagdarasal ay may kapayapaan. Ika-pito, ang hindi pag-iwas sa gulo ay paraan para matamo ang kapayapaan. Ika-walo, pinakamabisang paraan upang makamtan ang kapayapaan ay ang pagsisimula ng kapayapaang pansarili. Ika-siyam, nananalangin ang mga tao upang magkaroon ng ganap na kapayapaan. At ang ikasampu, bawat kasapi ng pamilya ay inaasahang gumawa ng kabutihan. Magmahal, magpakita ng pagmamalasakit, paggalang, at higit sa lahat, may pamalas ang kapayapaang panloob para makamtan ang mapayapang komunidad. Balikan natin kung natatandaan natin ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Panuto, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Isulat sa patlang kung oo, kung may pagpapahalaga sa kapwa, at hindi kung walang pagpapahalaga sa kapwa. Una, namiminta sa pananamit ng iba. Pangalawa, nanunukso sa aking kaklase. Pangatlo, tinatawag ang kapwa-tao gamit ang pangalan. Ika-apat, nakikipagunahan sa pila. At ika-lima, nakikinig sa nagsasalita. Tuklasin natin mga bata. Ang Barangay Mindoro ay binubuo ng sama-samang pamilya ng mga Muslim, Iglesia ni Cristo, Kristiyano, Mormon, at Born Again. Magkakaiba man ang kinabibilangang relihiyon ng mga miyembro ng komunidad na ito, namamayani naman ang paggalang at pagpahalaga sa isa't isa. Halina't basahin natin ang panalangin sa kabilang slides. Pinagsama-samang panalangin ng isang komunidad. Salamat po sa lahat ng biyayang handog. Salamat sa pagkakataong ipinagdiriwang namin ang buhay ng mga miyembro ng bawat pamilyang bumubuo sa Barangay Mindoro. Pinagmamalaki namin ang komunidad na ito dahil pinagbubuklod ang mga kasapi nito ng paggalang at pagpapahalaga. Ipinagbubunyi namin ang pagmamahal na namamayani sa bawat isa sa amin. May maaliwalas na puso. May maliwanag na mga tahanan na nagbibigay tanglaw sa aming buhay. Ipinagpapasalamat namin ang buhay, pagmamahal, pananalig, pag-asa, kapayapaan sa gitna ng pagdududa, pagdududa, kalituhan, di pagkakaunawaan at kaguluhan. Hilihiling ng bawat pamilya na maangkop ang mga kasapi sa mga hamon ng buhay. Nananalangin din kami sa pagkakaroon ng ganap na kapayapaan sa pamamagitan ng iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, naway patuloy naming maibahagi ang pagmamahal na ito sa aming pamilya sa komunidad. Suriin natin mga bata. Ang iba't ibang katangi ang hinahanap natin sa isang huwarang komunidad ay maaari
bilangan. Ang pagmamahal ay isang mabisang paraan upang ang mga pamilya sa komunidad ay magkaroon ng kapayapaan. Ang buhay at ugnayan ng mga miyembro ng pamilya sa komunidad ay may mahalagang papel sa pagkakaroon natin ng panatag at payapang kalooban. Ang pagiging bahagi ng mga pamilya sa komunidad ay isa sa mahalagang karanasan para maging batayan ng ating puso ang sariling kapayapaan. Kapayapaan sa tahanan. Unang inimumulat at ipinadadama ang iba't ibang uri ng pagpapahalaga. Kabilang dito ang pagmamahal sa Diyos at ang pagkakaroon ng kapayapaang panloob. Habang tayo ay nagkakaroon ng sapat na pag-iisip, may bahagi tayong dapat gampanan sa paghubog ng isang komunidad na namamayani ang kapayapaang panloob. At pagmamahal. Ang pagmamahal ay nangangahulugang paggawa ng mabuti para sa iba. Nangangahulugan ito ng pag-unawa, ang simpleng hug, pagbati ng hello, konting sakripisyo para sa iba, paggalang, at iba pang pagpapakita ng pagmamahal. Pagiging mapayapa. Ang pag-iwas sa gulo, alitan, pagtatalo, di pagkakaloa, pagkakaunawaan, ay mga paraan para matamo ang kapayapaan. Kapag nalagay tayo sa isang sitwasyon na maaaring magdulot ng kaguluhan, mas mainam na mag-isip ng taimtim at taos puso. Kung hindi maiiwasan ang pakikipagtalo, isagawa at ipasabi ng pagtitimpi. Matutong maging mahinahon dahil walang magandang patutunguhan kung paiiralin ang pagiging pikon at mainit ang ulo. Sabi nga ng isang kasabihan, disagree to agree. Maaring mailatag ang iba't ibang opinyon sa isang maingat at matalinong pamamaraan. Panatilihin ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay mananatili kung bawat isa sa atin ay may pusong payapa. Pinakamabisang paraan upang makamtan ito ay ang pagsisimula ng kapayapaang pansarili. Ang kapayapaang pansarili ay isang kalagayang tinatamasa ng isang taong puno ng pagmamahal na nakikita sa kanyang pakikitungo sa iba. Hindi kailanman maibabahagi ng isang tao ang kapayapaan sa iba kung wala siyang kapayapaang pansarili. Tandaan natin, hangad ng bawat isa sa atin ang mabuhay ng matiwasay at mapayapa sa isang pamilya. Upang ito ay matamo, bawat kasapi ng pamilya ay inaasahang gumawa ng kabutihan, pagmahal, magpakita ng pagmamalasakit, paggalang, at higit sa lahat, maipamalas ang kapayapaang panloob para makamtan ang kapayapaang o mapayapang komunidad. O sige mga bata, kung naunawaan natin, sagutin natin ito. Pagyamanin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Muli, sulat po ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Titik A, sino ang pinagsasalamatan sa nabasang panalangin? Titik B, bakit ipinagmamalaki ng mga nagdarasal ang kanilang komunidad? Titik C, ano-anong kahilingan ang binanggit sa panalangin? Bakit? Titik D, masasabi mo bang may kapayapaan ang mga nagdarasal magbigay ng patunay batay sa panalangin? At titik E, paano kaya makakamtan ang buhay kapayapaan na hinihiling ng mga nagdarasal? Isaisip, punan ang patlang upang mabuo ang talata sa ibaba. Isulat lamang po ang sagot sa inyong kwaderno. Sagot lamang po ha, huwag nang kukopyahin itong lahat. Ang patlang, sa gulo, alitan, pagtatalo ay mga paraan para matamo ang patlang. Kapag nakalagay tayo sa sitwasyon na maaaring magdulot ng patlang, mas mainam na mag-isip ng taimtim at patlang. Kung di maiiwasan ang di pagkakaunawaan, isagawa at ipasabi ang patlang. Eto, muli gagawin ninyo sa inyong kwaderno. Guguhit kayo ng puno, pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng puno. Iguhit ang family tree sa inyong kwaderno. Isulat sa bilog ang mga pangalan ng miyembro ng inyong pamilya. Sa ibaba ng puno, isulat
komunidad kung paano mo ipapakita ang pagmamahal at paggalang ng inyong pamilya. Ganito po ang idodrawing o iguguhit ninyong puno. Sa bawat bilog na puti, dyan po ninyo ilalagay ang bawat membro ng pamilya. Ito naman po ang ilalagay nyo sa ibaba ng puno. May papakita ko ang pagmamahal at paggalang sa aking pamilya sa pamamagitan ng dumako na tayo sa pangwakas na gawain, tayahin, panuto. Basahin ang bawat sitwasyon at isulat sa patlang ang tama kung wasto ang sinasabi ng pahayag at mali kung hindi. Sagot lamang po ang isusulat sa inyong kwaderno. Una, ang simpleng hug, pagbati ng hello, konting sakripisyo para sa iba, paggalang, at iba pa ay nagpapakita ng pagmamahal. Ikadalawa, maging may nahon dahil walang magandang patutunguhan kung paiirali ng pagiging pikon at maiiniti ng ulo. Ikatlo, hindi sa ilanman maibabahagi ng isang tao ang kapayapaan sa iba kung wala siyang pera. Isinama ka sa Dumaguete City ng iyong pinsan na nagbalikbayan mula sa ibang bansa. Sa isang parke roon, may isang lugar na nag-aanyaya ng libreng tikim ng kanilang itinagmamalaking prutas at durian. Ikaapat, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng paggawa ng mabuti para sa iba. Ikalima, ang kapayapaan ay nananatili kung bawat isa sa atin ay mukhang pera. Ikaanim, ang mga taong nagdarasal ay may kapayapaan. Ikapito, ang hindi pag-iwas sa gulo ay paraan para matamo ang kapayapaan. Ikawalo, pinakamabisang paraan upang makamta ng kapayapaan ay ang pagsisimula ng kapayapaang pansarili. Ikasyam, nananalangin ang mga tao upang magkaroon ng ganap na kapayapaan. At huling bilang, bawat kasapi ng pamilya ay inaasahang gumawa ng kabutihan, magmahal, magpakita ng pagmamalasakit, paggalang, at higit sa lahat, maipamalas ang kapayapaang panloob para makamtan ang mapayapang komunidad. Ayan, tapos na tayo mga bata. Paalam! Hanggang sa muling pagkikita!